Hiniling ni Ombudsman Samuel Martirez sa Department of the Interior and Local Government na maghain ng reklamo laban kay Bamban Mayor Alice Guo, kalakip ng kaukulang mga dokumento para masuri at maimbestigahan ang mga alegasyon laban sa alkalde. Ito ay matapos ngang irekomenda ng DILG sa Ombudsman na mag-issue ng preventive suspension order para sa alkalde para mapigilan daw na maimpluwensyahan ni Mayor Guo ang nagpapatuloy na investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno dahil walang kapangyarihan nga ang DILG na direktang suspindihin o i-dismiss ang lokal na opisyal. Ayon sa Ombudsman, sumulat sa kanya ang DILG subalit ang natanggap ng kanyang opisina ay fact-finding report. Ngunit walang sinabi tungkol sa kung ano ang kailangang gawin. Hindi rin umano pinirmihan ang kopya ng ulat ng DILG na natanggap ng Office of the Ombudsman. Matatandaan nga ng noong araw ng Biyernes, sinabi ni DILG Secretary Benher Avalos Jr. na bumuo na ang kanilang kagawaran ng isang task force para imbestigahan ang kaugnayan ni Guo sa mga illegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operator Firm sa kaniyang bayan. Samantala, ipagpapatuloy naman ang mga pagdinig sa Senado kaugnay sa umano'y iligal na pogos sa Bamban sa araw ng Miyerkules, kung saan base nga sa abogado ng alkalde ay dadalo sa mga pagdinig si Mayor Guo. Samantala, full support naman ang Department of National Defense sa isinasagawang malalimang investigasyon sa pagkatao ni Mayor Alice Guo ng nalawigan ng Tarlac, partikular na sa bayan ng Bamban, at sa nadiskubring malaking ilegal na aktibidad sa maraming mga establishmento sa nasasakupan nitong o sariling bakuran dyan sa Bamban. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chudoro, dapat na pagpaliwanagin ang lokal na pamahalaan ng Bamban hanggang sa provincial level. Ibig sabihin, pati na ang iba pang mga opisyal na nauugnay kay Bamban Mayor Guo ay dapat ding magpaliwanag, pati na ang mga dating opisyal ng pambansang pulisya kung paano nakalusot ang mga scam, human trafficking at hindi kanais-nais na chamber at mga aktibidad sa naturang bayan. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro. Nakalulungkot at ito'y nangyari sa aking mismong lalawigan. At maraming katanungan ang dapat pang alamin, no? Paano nagkaroon ng ganong kalaking, hindi ito pogo, no? Kung hindi illegal criminal syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pamahalaan at ang PNP nung panahon na yon. For me, it is a question of governance na kailangan magkaroon ng tugon. Bagian ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chudoro, naniniwala naman ito na hindi maglulunsad ng operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force kung walang matibay na ebidensya hinggil naman sa naturang usapin. Sa ngayon nga ay may mga hiwalay ng pagsisiyasat ang Kongreso hinggil pa rin sa naturang usapin. Kung may masasangkot na matataas na opisyal ng gobyerno, ayon kay Chudoro, dapat ding maimbestigahan at mapanagot ang mga ito dahil hindi gagalaw ang ilegal na operasyon kung wala namang nagkukonsinti o nagpapahintulot sa mga ito. Iginit pa ni Secretary Chudoro na ipinauubayan na sa Solicitor General ang pag-uungkat sa citizenship nito si Mayor Guo, habang focus naman ang kanilang panig sa pagpapahinto ng mga maling aktibidad sa kanyang pinagmulang probinsya pa man din dyan sa Tarlac. Naninindigan ang kalihim na hindi niya kilala itong si Mayor Guo at wala silang pag-uusap hinggil sa anumang usapin kagaya ng politika o iba pang paksa na napag-usapan sa mga nakalipas na panahon.